At yun nga mga ka-review, nandito tayo, nagbabalik tayo para dito sa YGP. Laging nauudot ito. So, tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Ngayon mga ka-review, atin nasisimulan yung paggawa nito sa Y6P. Ang problem nito is hindi siya naka-global room, and pag nireset kasi ng may-ari ito, ano nangyayari nito? Nawalan siya ng keyboard, nawalan din siya ng file manager, nawala din yung Google Apps, and maraming nawalang application sa kanya. So, hindi kaya ng customer yung budget na ipa-unlock yung bootloader at ipa-global room. So, kinausap ko yung customer ko na gagawa natin ng paraan para magamit mo yung Play Store at Google dito sa cellphone niya, mga ka-review. So, yun yung gagawin natin ngayon dito sa cellphone na to. And paalala ko lang din sa mga bumibili ng Huawei product, no? Like gento, kung kayo'y nandito sa Pilipinas, lagi nyong itatanong, mga ka-review, kung ito ba ay naka-global room, no? At hindi patch lang yung Google Play Store. Kasi kung patch lang po yan, mga ka-review, is ang mangyayari diyan, pag nireset nyo po yan, is mawawala yung mga nakapatch sa kanya ng Google. So, kailangan pang i-unlock ang bootloader niyan para maging global room. Yun, mga ka-review, dito ikinokonnect ko na yung wifi and para ma-download natin. So, ang ginawa ko dyan, mga ka-review, nag-download na ako ng EPK na keyboard and EPK na file manager, no? Para naman sa ganun, madali natin siyang maipasa doon sa Y6P. And ang gagamitin ko dyan, kukuha ako ng isa pang Huawei phone para maklone ko yung application na ilalagay ko dito sa unit na ginagawa ko. Kasi hindi nga siya pwedeng malagyan ng file and install mo kasi wala siyang file manager. Kahit hindi mo siya malalagyan ng mga anumang application, mga ka-review, no? So, ganito kahirap yung mga patchable lang na Google Apps, no? Sa Huawei. Once na nireset mo, talagang wala na. So, ayan po. Ang gamit kong isang unit yan is Nova 3i. And yun po yung gagawin ko. Kukuha ako ng i-install ko na yung application na file manager dyan sa Nova 3i. And ang gagawin ko, i-clone ko yung phone para doon sa Y6P na kaya, para malagyan natin siya ng file manager. So, ang gagawin nyo lang po dyan is click nyo yung phone clone. Then, yung gagamitin nyo na pang send, yun yung i-click nyo po ang send data. Tapos sa Y6P naman, doon sa ginagawa ko, i-click nyo lang po dyan is yung receive data. So, ganun po. So, panoorin po natin maigi yung mga gagawin ko dito para masundan nyo po. At yun nga mga ka-review, sisimulan na natin gawin itong Y6P. So, gumamit ako dito ng Nova 3i para dun sa pagpo-clone ng phone at maipasa ko yung file manager para magkaroon siya ng file manager. Kumbaga, ma-access niya yung storage room ng Y6P. Ay, naku, nalaglag pa. Ay, naku, mabala este. So, yun, mga ka-review, mukhang namatay yung unit. Don't worry, mga ka-review, dahil yan ay na-touch lang yung battery kasi hindi ko pa pinipix yan, mga ka-review. So, pipix ko lang muna saglit, ano. So, ayan mga ka-review, pipix ko na. And after nyan, ayan na yung unit, buhay na. Then, nag-download muna ako dyan ng Go Keyboard po. Go Keyboard EPK para ma-install natin mamaya doon sa Y6P. No? So, tara. Let's go sa Go. Ah.
La 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 la. So, wala tayong ibang gagawin dito sa Y6P. Ang pipindutin lang natin dyan is phone clone, receive data. And sa kabila naman sa Nova 3i is phone clone, send data. And then, ang pipindutin nyo po sa taas po yung Huawei. And then, iscan nyo lang po yung code na manggagaling sa Y6 Pro na kung saan yun yung ginagawa natin, mga kalimutan. So, antayin natin mag-connect and connect, connect and connect. So, once na nag-connect na po yan, ang gagawin po natin dyan is aantayin pa rin natin. So, drag nyo lang, punta kayo sa settings, application, data application, then lagyan nyo ng check, lagyan nyo ng check yung file manager. And then transfer. Transfer po natin. Antayin po natin na mag-process na mapunta sa kabila sa Y6P. So, yan. Then transferable na po yan. Automatic. Nakapasok na. And then, punta po kayo kay Y6P. Set aside na natin yung Nova 3i na yan. And then, syempre, ipapasa natin yung ating na-download na Roo keyboard para makakonect tayo sa Wi-Fi, mga ka-review. So, likod ng kamay mo, Toy. Yan. Makonect muna natin, syempre, sa Wi-Fi yan. Ha, mga ka-review. Huwag nyong kakalimutan na once na ipasa nyo na yung Roo keyboard, mga ka-review, i-connect nyo agad sa Wi-Fi para makapag-install na tayo ng kung ano-ano ba. And dinownload ko rin dyan, mga ka-review, pangalawa po sa application para magkaroon siya ng temporary Google Play Store is yung G-Space EPK. Ulitin ko po, G-Space EPK. Yun yung magiging emulator ng Play Store nyo po para makapag-download kayo ng mga file galing sa Google Play papunta dyan sa hindi global na phone na Y6P. Yun po, mga ka-review, ha. Yan, antayin natin na mag-install yung ating keyboard. After that, connect na ang Wi-Fi. So, para paulit-ulit ako. So, waiting tayo na matapos. Parang ang lag, no? Lagyan pa ng camera ko. And then, after nyan, connect natin ang Wi-Fi. And then, yung G-Space EPK naman ang install natin. Angat ko lang, baka mabasa yung password ng aking Wi-Fi at marami akong subscribers na malapit lang dito sa aking lugar. Yan! Connected na, mga ka-review! Then, after that, alisin muna natin si Nova 3i at panggulo na yan. Pagkatapos mong pakinabangan, itatambak mo lang. So, yun na nga, mga ka-review, no? Binasa ko na ang G-Space. Yan, hanap tayo ng G-Space EPK, mga ka-review. Huwag natin kakalimutan yan, ha? Yung. Yung. Scroll pa. Yung. Download. Then after nyan, ipapasa na natin sa ating Y6.
Ganun lang, ganun kahirap makaka-review kapag ang inyong phone ay hindi naka-global room at ito ay naka-China room. Wala po kayong magagamit na keyboard and file manager. So, kailangan nyo pa ng alternative na gagawin para lang magkaroon kayo ng Play Store emulator, makaka-review. So, yan. Install na natin ang ating G-Space. Punta tayo sa file manager. Then, install lang natin siya hanggang sa matapos. Mga ka-review, pupunta tayo sa settings niyan. Bubuksan muna natin itong ating G-Space. Then, maglo-loading po yan. Tapusin po natin yung loading niya na 1 to 100 para makipag-start na tayo ng download, mga ka-review. So, waiting lang tayo. Tagal naman ang net ko. Medyo malagting kasi ngayon dahil nga maulan, no? At maaraw. Parang ang panahon ay bading. Di sa mga nandiyan na tropang dan nyo na. Tulog ka na? So, dito naman sa mga ano, no, mga ka-review sa China Room, may mga alternative naman talaga. So, ayan, nag-open na ang ating G-Space. Then, click lang natin yung Play Store. No, yung icon na Play Store, i-click po yan. Pag na-click nyo po yan, magpapa-sign in yan. And then, mag-sign in lang po kayo ng inyong account. So, dito ang ginamit ko, for example lang po ito, is yung aking account. Na pupunta muna ako sa settings. And then sa user account, then login po natin diyan. Add account, then get ang select na. Ang kulit ng kamay, ang kulit ng kamay. Kaya malag. So yan, yan po, pag lumabas yung ganyang loading ng Gmail o Google, antayin nyo lang siya, mga ka-review, dalawang beses siyang magpapaklik sa inyo. Then after nun, pwede na kayong mag-login ng inyong account. And then after nyo mag-login, syempre pwede na kayong mag-download. Pero i-download nyo po muna yung package dyan. Lahat ng icon na makikita nyo na connected doon sa Google Play Store, i-download nyo po. Nandyan po yan, may kulay-kulay yan sa ibabaw. So, yung, lalo na yung map and play service po. Kailangan nyo pong ma-download yun, mga kapatid. So, example natin dito is dinownload ko is YouTube. Para malaman lang natin kung gagana ba siya o hindi dito sa ating emulator na gagamitin para magkaroon tayo ng mga application na Android, mga ka-review. So, yan. So, yan, mga ka-review, nakikita nyo yung mga file na yan, yung Gmail. I-download nyo po yan, mga ka-review, para naman sa ganon makompleto yung buong file ng Play Store, mga ka-review. Downloading na naman. Downloading na naman. And syempre itatry natin si YouTube or yung kahit anong application itry nyo, mga ka-review, para makita nyo kung gumagana ba siya o hindi. Para naman lang sa ganon, masatisfied kayo na pwede pala maging alternative emulator itong G-Space. And syempre yan, makita nyo gumagana na siya.
It's my channel. So kung kayo'y bago sa aking channel, mga ka-review, syempre, subscribe nyo na. Subscribe nyo na yung channel ko. Tapos i-click nyo yung notification bell para lagi kayong updated. So yun, mga ka-review, no? Sana'y nasundan nyo ang aking munting tutorial dito sa Y6P na pwede kayong mag-install ng emulator o alternative emulator para magkaroon kayo ng Play Store dito sa naka-China room na Y6P. Few days kung may matatanggap ako at tumayag sila na ipag-global room at ipahalak yung bootloader, gagawan din natin yan ng video tutorial na mga ka-review. So paano, mga ka-review, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa unit na to. So natapos natin, mga ka-review, yung ating tutorial dito sa Y6P. Sana'y may natutunan kayo at sana'y nasundan nyo ang aking munting tutorial. So hanggang dito na lang ang aking video reaction. Peace out!